Good day, mga idol! In this series of videos, ituturo ko sa inyo kung paano lumakas sa ahon. Gagawin ko yan sa pamamagitan ng pagsali sa mga karera. Ituturo ko sa inyo kung paano physically mag-prepare para sa karera, pati na rin yung nutrition na kailangan nyo para umabot kayo sa dulo. Hopefully, after this series of videos, ay mag-improve na rin kayo sa ahon. So tara, samahan nyo ako at ako naman ang kakarera, mga idol. Lalabanan ko yung mga bata dito sa amin. Nga pala, gumagawa ako ng mga racing and training tips videos weekly. Dinodocument ko rin yung mga long rides namin and nagigi-review din ako paminsan-minsan. Kung yan ang hilig nyo, mag-subscribe na kayo. This is Angelo and you're watching Angelo Biker Dude! Nakarera kami dito ngayon sa Hari ng Bilya. Kasama dito si Biker Old. Ayan na si Biker Old. Saan si Biker Old? Sasali daw sila. Ito mga kalaban dito. Makakahihina ang mga kalaban. Mahina yung mga kalaban? Oo, oh, ito lang gagamitin ko. Oo nga, ano. Mahina nga. Magulang. Laban kasama natin ngayon si Francis, dating nanalo dito. Si Lawrence, si Nicole, si Ampot. Si Ampot. At saka ako. Ako ang ano, panglaban na pang Pipman. Nalagyan natin ng badass Max Fuel yung kanilang mga kantin. Tingnan natin kung gagana mga idol. Last time gumana doon sa may pakarera sa Budol, ano yan? Budol Hub. Gumana, ano? Nag-second si Lawrence. Third si TJ, ano? Third si TJ. Ito, last to eh. Nung last na karera, yan. Budol Hub. Hindi kasi ito nag-max fuel eh. Wala tong badass nun eh. Tingnan natin. Ayan, si Placido Valdez mga idol. Mag-start na daw. Kung nakakamit tayo sa start line. Boss, saan ba ang finish? So itong karera natin na to mga idol ay gaganapin dito sa may Sierra Madre, no? Sa may bandang Bungabon, Nueva Ecija. So mag-umpisa tayo dito sa may Gawing Patag, tapos dire-diretso pa ahon. Pagka dinerecho mo yung kalsada na to, ayan, puro ligo-ligo yan. Pag dinere-diretso mo yan, ay papunta siya ng Baler mga idol. Pero syempre hindi tayo aabot ng Baler hanggang sa unang bundok lang tayo, no? So, mag-uumpisa dito sa may Kapatagan na part, no? Tingnan natin. Dito, yan, dyan. Dito, dito sa part nito, mag-uumpisa. Rolling start yan hanggang sa umabot dito sa banda na to. And then, papawala na. No? Tapos, pagdating dyan, ay napakatuli na niya. Napaka-hirap na ng takbuhan. Umabot ng 40 kahit pa ahon. Tapos, pagdating dito sa bundok, medyo babagal. 3 kilometers na ahon yung first section na to ng ahon. 3 kilometers na nasa 3-4% lang naman yung average. Tapos lulusong, papunta doon sa may Labi River dito, kung saan maraming nag-outing at nag-swimming. Ayan, maraming cottages, meron ding mga tirahan dito, mga ano, for rent na mga lugar, no? Pwede kayong matulog overnight. And then, aahon na pagkatapos dyan ay aahon na dito sa may pinaka main climb natin na 8 kilometers na nag-average ng 5%. So yan, dire-diretso lang yung ahon na yan. Sorry, hindi dire-diretso, liku-liku pala. Tapos hanggang sa makarating dito sa gawin na to. Yan, sa may Mount Labi na yan, dito sa road na to, dyan yung pinaka-finish line. Hindi aabot dito sa may boundary ng Aurora Province kasi ang paalam ng organizer ay dito lang sa part ng Bungabon, ano? Pagka lumagpas ng Arco ng Aurora Province, kailangan na niyang magpaalam sa Aurora. Idol, dami kasali. Oh, Lawrence! Wala bahala. Ipo! Playing coach yata tayo, ah. Sama tayo sa likod, ah. Pero asara pang kayo, mukhang re-remati ka kagad, ah. Hindi, dito, may breakaway ako. May breakaway ka na? Pagdating sa ako, pag inabutan ako, babay na. At least nauna. So yun mga idol, start na tayo pero mabagal pa lang. Ang tawag dito ay rolling start. So sabi ko nga ang purpose ng pagsali natin dito ay hindi naman para manalo kung hindi para i-improve yung ating ahon. Since ito ang first time ng aking pagsali ulit sa mga karera, kukuha muna tayo ng baseline. Ibig sabihin ay aalamin muna natin yung kakayahan natin dun sa may ahon o arasan natin mula dun sa simula ng ahon hanggang sa pinaka finish line. And then from that, magte-training tayo and itatry natin na i-improve yung oras natin dun sa ahon na yon.
Gagamitin natin yung mga natutunan natin ng mga ensayo throughout the years para mapaganda yung oras natin. Tara, samahan niyo ako dito sa may karera ko. Matagal-tagal na rin ako hindi kumakarera. Madami rin kasing nagre-request sa inyo na ako naman daw ang kumarera. Pues eto na yon mga idol. Tara, let's go! Nga pala, madaming rules and regulations dito sa karera na to. Pero para mas maintindihan nyo, pakinggan nyo si Coach Gerald habang hindi pa ipina-flag down. Okay, start tayo. 5 minutes ha. So, briefing muna tayo. Yung na-phrase lang to, kumbaga maayos lang. No? Dito yung parang 20-20 ng sa ibang lugar na walang number, walang marshal. Nakapaalam tayo sa police, sa MDRRMO, saka sa munisipyo ng Bungabon. Kaya legal tayo magpapalaro. Kaya wala kayong ano ngayon, pag-aalala na bawalin tayo o kaya may aksidente kasi meron naman tayong marshal sa harapan. So ingat lang din, no? Ingat lang din. So, ang laro natin, individual and team sa amateur. Yung mga nag-entry sa individual, ang laban nyo lang sa individual. Siyempre, wala kayong team. Yung team nag-entry sa team, ang dalawa laban nila. Isa sa team overall na sa dulo i-award at yung individual na third stage i-award. Tapos may overall din sa dulo. Ah, so may individual pa, kasali rin. Sama din po yung nag-entry sa team. Tapos, ang points ninyo, halimbawa, sa team, nag-entry kayo, may points kayo, alam mo, nag-first ka, pero sa entry, nag-entry ka sa team. Yung points mo, sa individual mo mag-account yun at sa team din. Sa dulo, kukumpute natin lahat ng nakuhang points ng rider dun sa team na yun, yun yung magiging final points ng overall sa team. First, second, third, fourth, select. Yun po. So, irarank natin yun, no? Pero per stage ng individual, meron tayong award, cash tsaka trophy. Okay? First, second, third, yung sa team lang, dun lang sa uli yun. Yung pinaka, ng team. Individual overall, meron din sa team. Kaya laban nila nga, puro individual lang ngayon. Individual lang tayo ngayon, pero yung merong count yung team ninyo sa points, yung pagka nakaipon kayo ng top 10 ang may points. No? First to 10, may points yan. Yung pang 10, 1 point. Yung first 10, 10 points. Okay? So yun yung sistema natin. So wala tayo sa time gap. Pero kung halimbawa magkaroon ng tie sa points, kukunin natin yan kung... Teka lang, nagpapaliwanag pa. Oh, ganito. Pag halimbawa, nag-tie sa points dun sa, sa team o kaya sa individual, kukunin natin yung rank. For example, first, tapos third, pagsasama-samahin natin yun. Ganun. Kung ilan yung pinaka magiging average ng ranking nila. Okay? So yun lang ha. Ilang stages nga na? Four legs. May team, meron tayong individual award. Top 10 ang may points. Top 3 ang third leg na award ng may trophy at cash. No? Pero sa dulo, top 10 ang may award sa overall. Okay? Para... Good question. Ang finish line... Hoy! Makinig sa likod! Ang finish line hindi sa may boundary ha. 200 meters bago mag-boundary, dun na yung finish line. Bago mag-boundary, 200 meters. So, makikita nyo naman yun, meron naman dun na magtatao na ano. Basta, alam nyo naman yan eh, niriruta nyo yan eh. Sige, din lang. Kasi hindi tayo pwedeng lumagpas at papaalam pa natin sa Aurora. Pero kung halimbawa, alam nyo yung walang trophy yung top 10, gawin nyo pa rin kasi may points yun sa team. Tsaka sa individual mo, makakahabol ka dun. Okay, sa overall. Okay, sige, 7:40, start tayo. Delayed lang tayo ng 10 minutes. Sige, 4 minutes pa ha. Ayos ko lang Marshall. So ayun, nadinig nyo mga idol. Top 10 may points. Tapos yung 1, 2, 3 merong medal. Ay, merong trophy and cash. Tapos after 4 legs, doon i-determine yung pinaka team champion. Pero dito ay individual champion yung usapan. So yun nga mga idol, habang nagpapaliwanag si Coach Gerald ng mga rules and regulations, ay na-flag down na yung ating karera. Kung titingnan nyo dito sa may gawing lower left corner ng inyong screen, nandyan yung speed, nandyan din yung average gradient, or yung gradient pala, sorry, hindi average gradient. So yan, takbong 42, tapos umaahon tayo ng 1% mga idol. Medyo mahirap yan. Kaya tingnan nyo yung aking heart rate dito sa may baba din, 174. Pero takbong 40 lang. Pagka ganyan, usually kung patag, usually nasa 150, 160 lang yung takbo, yung heart rate ko pagka ganyan yung takbuhan. Pero dahil ito ay karera, tapos ito ay paahon pa, diba? Kaya ang taas ng heart rate ko ngayon. Kung inyong gustong malaman mga idol, ang aking maximum heart rate ay nasa 205, no?
So yung 170 ay nasa more or less endurance pace yan kung medyo warm up na yung katawan ko. Pero yung ganito na nag-i-start pa lang, yung 170 ay medyo mataas yan, mga idol. Pero hindi, kung titingnan nyo rin, mga idol, medyo bumabagal din yung karera. Hindi rin sagad-sagad na 41, 42. Ang nangyayari kasi dyan, kaya kanina tumutuloy ng 41-42 ay dahil mayroong mga nagbe-breakaway sa harapan. No, pagka may nagbe-breakaway sa harapan, syempre mag-ahabol yung mga riders na nasa likod. So, tingnan natin kung ano mangyayari dito. Ayan, takbong 41 pa rin. Ibig sabihin, mayroong nag-i-establish ng breakaway sa harapan. Tapos ayaw pawalan ng mga riders ng mga sumusunod. Sa pagkakataon na to, mga idol, habang kumakarera ako, ay nakatingin ako sa harapan, tinitingnan ko kung merong nagbe-breakaway. And meron nga naman, ayan o, tingnan nyo sa kanan, merong mga inabutan, pero merong mga nakapag-breakaway niyan, mga idol. And kaya ganyan, ayan, tingnan nyo, bumagal naman, di ba? 31, tapos 1% lang. Ibig sabihin ay merong successfully na nakapag-breakaway na mga riders. Hindi natin alam kung gano'ng karami, pero ang alam ko ay parang 3 o 4 yata yung nasa harapan. So nagsettle yung mga riders, tinitingnan kung sino yung mag-ahabol doon sa mga nag-breakaway na yon, no? So 1% pa rin, consistently 1%, pero kanina dyan merong 2%, 3% doon sa may part na yan. Siguro hindi lang naging accurate yung elevation gain. May nagsi-0% pa, pero I assure you na itong part na to ay ahon pa rin, mga idol. Nararamdaman sa hita, no? Tapos headwind pa to, kaya hindi ako masyadong maharap. Headwind pa tong karera na to, mga idol, papunta dun sa may bundok. Malapit na tayo sa bundok. Tingnan nyo yung elevation profile dito sa may lower right corner ng yung screen. Ibig sabihin, nasa mababaw pa lang tayo na portion, tapos mamaya medyo tatarik. Yung sa may matarik na yon ay yun na yung umpisa nung talagang ahon natin. Mga 3 or 4% na lang naman. Hindi naman matarik talaga. Rolling pa rin, parang kaya mo pa rin mag-maintain ng matulog na speed, no? So, ito, nagre-recover tayo, mga idol. Bumaba yung ating heart rate, 128. Ayan, may nagja-jump sa may harapan. Sorry, hindi ko sa inyo na ipapakita kasi walang camera, wala tayong camera na nakasakay sa motor, no? Usually kasi ay pagka nagko-cover ako ng karera ay nakasakay ako sa motor, binibidyo ko yung karera mismo, sa gilid tayo, kaya nasa bandang harapan. Pero in this instance, tayo ay sasali. Sabi ko nga sa inyo, ang goal ko dito sa may karera na to ay hindi naman para i-cover yung karera as it happens, o kaya naman ay manalo, no? Dahil alam ko na uphill race ito and medyo malabo na manalo tayo. Dahil ang timbang ko ngayon, or ang timbang ko nung kumarera ako dyan, ay nasa 80 kilograms. Yung mga kalaro ko ay nasa 50 to 60 kilograms lang. So, ang diferensya ng timbang namin ay nasa 20 hanggang 30 kilos. Pag alam nyo naman, kapag gaahon, di ba, weight is everything. Hindi naman everything, pero napakalaking bagay ng timbang ng katawan mo at ng bisikleta mo kapag umaahon kayo. Lalo na, mas tumatarik, mas nagiging mas importante yung weight ng isang rider at ang kanyang bisikleta. Sa bisikleta, siguro magkakaroon ng diferensya na 1 o 2 kilo, depende dun sa may klase ng bisikleta, di ba? Yung high end tsaka yung pinaka low end, siguro 1 o 2 kilo yung magiging diferensya ng timbang. Pero pagdating sa katawan, mga idol, sabi ko nga sa inyo, ako ay 80 kilos, yung mga kalaban ko ay nasa 50 lang. So 30 kilos yung difference. Imagine, aahon kayo tapos meron kayong bag na ang timbang ay 30 kilos. Sigurado na babagal at babagal kayo kapag ganun kabigat yung dinadala ninyo. So parang ganun yung sitwasyon ko ngayon, mga idol. Sobrang bigat ko na hindi talaga bagay na sumali sa mga uphill race. Pero ang goal nga natin dito ay i-try natin or itatry natin na ma-improve yung oras natin sa ahon. So yung unang karera ko na to na, or yung unang pagsali ko na to ay hindi naman talaga para manalo, kung hindi para sukatin natin yung magiging oras natin dun sa may ahon. Lalo na dun sa may 8 kilometers na 4 or 5% na ahon doon sa may pagkalagpas ng Labi River. No, yun yung talagang susukatin natin kung ilang minuto natin aahunin yung climb na yon. Tapos next week sasali ulit tayo.
mag-e-ensayo tayo bago tayo sumali, kakain tayo ng tama, and aalamin natin or pipilitin natin na i-improve natin yung oras natin. Yan yung kumakaway na yan, mga idol. Si Ipo yan, yung ating napakagaling na mekaniko. Mekaniko ng 7-Eleven yan. Ewan ko kung hanggang ngayon ay mekaniko pa rin siya ng 7-Eleven. Coach siya noong kanyang team na Ipo Works, no, mga idol. So meron dito mga rider na Ipo Works ang uniform. So siya yung pinaka-coach nila, no. Magaling na rematista yan, pero pagdating sa ahon, medyo tagilid, no, mga idol. Kasi matimbang din siya. Tingnan niyo yung katawan, 'di ba? Mabilog na mabilog kanina. So yun, mga idol, so mag-uumpisa na tayo, nag-re-recover yung mga rider, bumagal. Maliban dahil sa merong breakaway, paparating na rin kasi yung medyo mas matarik na ahon, no? Yung nasa 3 or 4 or 5% na parte ng mga ahon. So nagre-relax lang sila. Ako, hindi ako nagpunta dun sa harap na harap, mga idol, kasi ayokong maharangan yung talagang mga contenders, no? Baka mamaya kasi tayo sumasali lang para sa sarili natin, para ma-improve yung sarili natin, pero baka mamaya maka-apekto pa tayo doon sa karera ng mga talagang contender. So ayaw kong magpunta sa harapan kasi syempre magtitirahan yan, baka mamaya maharang ko pa sila, no? Baka maharang ko pa sila, masira pa yung kanilang mga karera. So eto na, mga idol, umpisa na ng ahon, 4%, pero may recover pa sa portion na to, eh. So sabay lang tayo hanggang kaya natin. Tingnan nyo yung aking heart rate, 177, 178. Papunta na siya ng BO2 max territory. Ang power ko dito, kung hindi ako nagkakamali, ay nasa 500 to 600 watts, no? Hindi ko kayang i-sustain ng matagal yon. Sandalian lang yung mga ganung power. Kasi yung FTP ko ay medyo mababa pa dyan sa pagkakataon na to. Kasi hindi pa tayo masyadong nag-i-ensayo. Parang maintenance lang, 'di ba? Ride lang tayo, wala talagang ensayo. Pero lately, lalo na after this race, ay nag-umpisa na tayong mag-ensayo ng matino, at medyo nagda-diet na rin tayo para gumaan kahit papano at mag-improve dito sa ahon. So ayan, ang tuloy ng takbuhan nila, 36, tapos papataas pa yung gradient, mga idol. So usually kapag ka-solo dito sa part na to, tumatakbo lang kami ng 28, 29 kapag ka-solo-solo at ride lang. Pero hindi karera. Pero ayan, no? Pagka-karera talaga, umaawot pa ng 30 dito sa may 3%, ano? Andito na tayo sa may bandang dulo ng karera, sa likod na tayo ng peloton. Pero marami pang mga riders na nasa likod natin. Hindi ko na lang ma-determine kung ilan, kasi syempre hindi ka naman makakatingin sa may bandang likod habang kumakarera ka at naghihingalo, di ba, mga idol? So ayan, sunod-sunod lang tayo dito. And kayo na lang ang humusga kung ilang mga riders yung nasa likuran natin. Basta ang participants dito ay more than 50, nasa 60, sabi ni Gerald. 60 daw yung nag-register sa individual and sa team na, combined na yon. And yung mga riders na sa harapan ko ay nasa mahigit 30 siguro o 40. So parang nasa ano pa rin tayo, na wala pa naman tayo sa dulong dulo. Ayun, si Ipo. Nadaanan natin si Coach Ipo, no? Si Ipo Works. Yan. So ito, 1% recover. And ang maligo dito, mga idol, dahil nandito tayo sa may pinakalikuran ng peloton, ay nagkakaroon ng accordion effect. Ibig sabihin, pagka mayroong mga kurbada na pre-wheeling na part, yung mga nasa unahan ay nakaliko na at uma-accelerate na, tayo ay papapreno pa lang, no? So sila malayo-malayo nang naka-accelerate, tayo ay papapreno pa lang. So ang ginawa ko dito, sasabog kasi ko pagka sinundan ko sila ng sinundan. Ang ginawa ko dito ay nag-recover ako at nag-maintain na lang ako ng sarili kong pacing. Tingnan nyo yung heart rate ko, 185. Sakto yan, more or less ay BO2 max territory. Ibig sabihin ng BO2 max territory, mga idol, yung BO2 max intensity ay hindi mo kayang i-maintain ng matagal yan. Ang maximum na niyan ay nasa 5 to 6 minutes na BO2 max. Kung isasagad mo talaga at wala ka ng ibang paghahandaan na ahon, pwede mong isagad yan ng mga 10 minutes na nasa ganyan na heart rate or more, di ba? Pero kung kunyari mag-i-interval ka, hindi mo kakayanin na i-maintain yung ganyan na heart rate talaga. So ako, ang medyo alam ko yung ahon na to,
nasa 3 kilometers lang to and more or less nakakalahati na tayo. So ang gagawin ko na lang, maintain ko, 'di ba? Pero hindi sagad yung power. Yung power dito ay bumaba na, pero ang nangyari dahil mataas na yung heart rate natin, hindi na makarecover yung ating heart rate dahil pinilit natin or sinundan natin kahit papano yung mga peloton kanina, yung matuloy na peloton kanina. So nasagad din tayo, so naapektuhan yung ating pacing. Ang nangyari ay matulin sa umpisa and then pabagal ng pabagal hanggang sa papunta ng tuktok ng ahon, no, mga idol. So yan, may mga natatanong pa ako mga riders sa harapan at meron din definitely mga riders sa likuran. So sila na yung magiging motivation natin ngayon sa pag-ahon, mga idol. Sila yung mga markers natin na tatry nating habulin or tatry natin na naiwanan sa ahon. So ayan si Papi, mga idol, tropa natin yan. And siya ay tagagapan, yung sila Eric yan, mga idol, katropa natin yan. Shout out sa inyo, mga idol. Tagal na tayo hindi nagra-ride, ride tayo soon sa May Bacow. So ayan, mga idol, may mga kasabay pa rin naman tayo kahit papano. Kapag ganito na medyo mababaw yung gradient, kahit papano yan, mayroong drafting effect yan, eh, no? So ang ginagawa ko dito ay sinusundan ko lang yung mga ibang riders. Kapag kasi meron ka rin sinusundan ng mga riders, meron niyang psychological effect na parang mas madali. Alam niyo yun, yung meron kang sinusundan na nagulong, basta pedal ka lang ng pedal, no? Wala kang iniisip, basta sunod ka lang na sunod. So eto, lumayo ng konti si Papi. So ang ginawa natin ay medyo nag-jump tayo papunta dito sa isang rider na to na mukhang malakas na climber. So yan, inabutan pa yung isang rider. And meron pa akong mga natatanong na rider doon sa harapan, parang apat o lima pa yon. So basta maintain lang tayo, wag nating overtaken yung rider na to para meron tayong carrot na hinahabol, di ba? So yung mga idol, malapit na tayo doon sa may crest nung unang ahon. Yung unang ahon nga na to, sabi ko sa inyo kanina, ay 3 kilometers long na nag-average ng 3-4%. So sundan lang natin yung rider na to na malakas umahon. Payatot, eh, parang nasa baka wala pang 50 yung timbang nito, no? Kaya maganda siyang tutukan at magandang maging motivation dito sa pag-ahon. So dito rin sa mga ahon na to, dito sa ahon na to ay maraming mga sharp curve. So kapag mayroong sharp curve, mga idol, na nakapag-recover, katulad niya nakapag-recover dahil biglang kumaliwa, no? Nag-freewheel kami. So ang ginawa ko ay kinuha ko yung opportunity na yun para kargahan yung sipa kasi naka-recover tayo ng konti. So 4%, 21 yung takbuhan. And inabutan natin itong tatlong rider na sa harapan. Meron pang isang rider doon sa may harapan. Try nating habulin sa lusong naman, ano? Malapit na tayo doon sa may tuktok nung unang ahon, eh. Dito na yata yun, or baka hindi pa dito. Nakakalito yung ahon na to. Yung portion na yun is more specifically kasi hindi mo ka alam kung yun na yung final o hindi pa. So sa pagkakataon na to ay hindi pa yun yung final na corner. Marami pa pala na peke. Lagi ako napepeke actually nung corner na yun kasi mamaya tuturo ko sa inyo yung kamukha na corner nung corner na yun kung bakit tayo napeke, no? So ayan, 3% ang takbo natin ay 25. Hinahabol ko yung rider na nasa harapan. Sabi ko nga sa inyo, masarap mag umahon kapag ka meron kang mga motivation sa harapan. So ayan, merong rider na nasa harapan natin. 1, 2, 3, parang 3 o 4 pa yata yung riders na nasa harapan. So try nating habulin, ano, parang sila yung ating motivation para tumulin sa ahon. So 3%, 26 ang takbo. Yung power ko dito ay parang nasa 300 watts, mga idol. So ito yung corner na kamuka nung isang corner. Hindi pa pala ito yun. Kamuka yung corner, mga idol. So ito, medyo papatag dito, tutulin dito, mga idol. And si Biker Stick, mga idol, inabutan natin si Biker Stick. Wala kasi siyang ensayo, kaya inabutan natin dito sa may ahon. Ito pa naman ang kanyang forte, no? 1%, 30 kilometers per hour takbuhan. Ito, mountain bike pala to. Hindi naman natin kalaban yan, mga idol. Pero malakas din, no? Kasi medyo baka nauna sa atin na, ewan ko, kung sumabay siya sa peloton o nauna siya na mag-take off. So yun yung final corner na kamukha nung kanina.
ito yung pinaka-crest nung unang ahon, and then ito ay recovery na, mga idol. So recovery, finally makakahinga tayo ng konti, mapapababa natin yung ating heart rate. Tingnan nyo, no, 188, kasi ang ginawa natin ay in-sprint natin yung final corner para punta dito sa may lusong. Ayan, nag-free wheel na lang ako, negative 3% na yung ahon, and hindi ko na nakikita yung mga contenders na mga rider na nasa harapan natin. So maraming rider sa likod natin, merong rider sa harapan natin na hinahabol tayo. Medyo nasa ano tayo, no man's land or no man's zone, yung tawag doon, no man's zone, kasi wala tayong dinadraft, tapos hinahabol tayo ng ibang rider, so parang nag-uubos tayo ng energy. Ang mainam sana ay makipagtulungan tayo sa paghabol ng mga nasa harapan, hihintayin natin yung nasa likod, pero unfortunately ay medyo baka malayo sila kasi in-sprint nga natin yung ano, yung crest ng ahon, ano. So ayan, so merong sumabay sa atin na ano, na kotse, sinasabihin ako sa kanila, ang sabi ko ay mamaya na silang umovertake pagka ahon na. Kapag lusong kasi, matulin din kasi yung bisikleta, so mahirap umovertake yung mga four wheels, lalo na dito merong baku-baku dyan, mag-slow down sila. So sabi ko ay doon na lang sila sa ahon umovertake, dahil doon madali sila makaka-overtake laban sa amin, sa atin ng mga nakabisikleta, no. May pickup doon sa may harapan natin, convoy din yan, may binabantayan din sila mga riders na baka ma-flat, ano, sinusuportahan. Tayo wala tayong convoy, basta pumunta lang tayo dito para mag-ensayo, diba? So ayan, ito yung baku-baku na sinasabi ko na hindi pa pwedeng magtulin yung kotse. Yung pickup pwede-pwede kasi matibay naman yung pang-ilalim ng mga pickup. So ayan, mga idol, meron pang isang rider. Kalaban ba to? Hindi siguro, ewan ko lang kasi naka-road bike siya. So road bike, ang mga kalaban natin ay mga naka-road bike, mga idol. So kung naka-mountain bike ang nakita natin, most probably ay hindi natin kalaban. So ito yung portion na after dun sa may unang ahon ay lusong, na sinasabi ko sa inyo na papunta dun sa may Labe River. So kinuha ko yung pagkakataon na to para mag-recover. Hindi ako masyadong pumidal nung palusong, and then dito sa may konting umbok na ahon, hindi ako masyadong pipidal ng malakas. Sasaktuhan lang natin kasi mayroong 8 kilometers na climb na pinaghahandaan tayo. Baka mamaya ay malaspag tayo doon, mga idol. So konting tayo, ayan. Tapos ayan, mayroon ng mga riders na nauna sa atin sa dito sa ahon na to. Tinitira nila, no? Tinitira nila tong yung maiksing ahon na to. Pero para sa akin, advisable na huwag niyong gawin yun, kasi ang mangyayari dyan ay matatamaan kayo, hihingalin kayo, at mauubusan kayo ng energy para dun sa may 8 kilometers na climb, no? So yan, meron pang mga ibang riders yung kaninang mga kasabay natin sa ahon, dumikit ulit sila, no? Dumikit ulit sila. So perfect opportunity to, mga idol, para tutukan sila at makatipid tayo ng energy, no? Patag naman tong portion na to, so mabilis yung takbuhan. Ayan, 27, mamaya tutulin pa ng konti yan. Pero ang gagawin natin ay tututok lang tayo at magre-recover, para pagdating dun sa may 8 kilometers na climb ay meron tayong energy, no? Hindi tayo laspag na laspag at naka-recover tayo. So yung ating heart rate, tingnan nyo, 182, no? Pero pababa ng pababa, no, recover lang tayo. So ito yung isang rider na tumira kanina dun sa ahon. So parang sayang yung energy niya na tumira siya dun sa ahon, pero aabutan lang din pala dito sa may patag na portion, no? So ayan, mga idol, tingnan niyo yung heart rate ko pababa, no? Pababa yung heart rate natin, and then yung gradient din ay na -1%, tapos yung takbo natin ay nasa 33. So nagre-recover din sila, hindi rin sinasagad. So ayan si Papi, mga idol, dumating si Papi. And then ito yung naka-blue na sinusundan na kanina natin dun sa may lusong. Kinakargahan nila dito sa may patag. Basta tutok lang tayo, mga idol, recover lang tayo, mag-save tayo ng energy para dun sa may 8 kilometers na climb. So marami nang dumikit. So panoorin lang natin to, mga idol. 160 na lang yung heart rate ko, naka-recover na. So
So ito na, malapit na tayo dun sa may Labe River. Yung sinasabi ko sa inyo na maraming mga kubo na pwedeng rentahan. Meron ding mga kwarto na pwedeng rentahan para matulog overnight. Para mga resort, mga idol. Maganda rin yung mga resort dito eh. Nakakabilib din yung mga ibang resort dito. Merong nature, merong medyo modern ang dating. Explore nyo na lang pag nagpunta kayo dito, mga idol. Maganda dito, lalo na ngayong summer. Kasi maganda yung ilog, malinaw. So ito na, yung ilog, yung tulay na mahaba, no? So unfortunately, hindi ko maipapakita sa inyo. So yeah, may naka-mountain bike pa. Siguro ito yung na-overtake natin kanina, no? Doon sa may Ahon, yung malapit na doon tayo doon sa may pinaka-crest ng Ahon, no? Baka yun yung mountain bike na yun. So ayan, tutok lang tayo, recover lang tayo, tutok tayo kay Papi. Ayan, may tumitira pa. So may mga sumisigaw dyan, idol, sabi, picture daw, sorry mga idol, kumakarera tayo ngayon. So hindi pa pwede mag-picture-picture muna. So ito na, malapit na tayo mag-start dun sa may Ahon na 8 kilometers. May segment yan mga idol eh, pero hindi ko masyado matandaan kung saan yung start ng segment, no? Parang dito yata. So yan, umpisa na ng Ahon, 4% na yung gradient. Ang ginawa ko dito mga idol ay hindi ko tinira. Yung mga na ibang riders, ayan, no, tinitira nila, pero ang ginagawa lang nila ay pinapataas lang nila yung heart rate nila, and then eventually tatamaan, hindi makakapag-recover. So kung ganitong kahaba yung Ahon tapos consistent naman yung gradient, ang masasuggest ko ay i-maintain nyo na lang yung power. So ako meron akong power meter na nakakabit sa bike, hindi ko na lang i-display dito sa may screen natin para konti, may secret naman ng konti, di ba? Wag naman lahat ay naka-expose. pero tingnan nyo na lang yung, pinakita ko na lang yung heart rate para makita nyo na hindi ako nagtitipid dito sa may Ahon na to. Talagang binibigay ko rin talaga yung todo ko. Pero kung ang masasabi ko dito sa may Ahon na to, parang nag-average lang yata ako ng 255 yata o 254 watts, no? Mababa yun kumpara dun sa may ensayadong state ko, kasi dati nag-average ako ng more or less 300 plus watts dito sa may Ahon na to sa 8 kilometers. Pero ngayon, dahil wala tayo sa kondisyon, wala talaga tayong ensayo, ay nasa 250 lang. So hindi ko na lang pinakita. And ito yung mga riders na tumira kanina. So inabutan din natin sila, parang nasayang lang yung pagtira nila. Kasi malamang yan, hiningal, ano, tapos tinamaan. Mahirap mag-recover kapag ganitong Ahon, no? Mahirap mag-recover at pababain yung heart rate mo, lalo na yung Ahon na to ay consistent yung gradient. So dito medyo mababaw pa, 3%. So mamaya sa gawi doon, medyo tatarik, no? So ayan, sabi nung isang rider ay dadalin daw niya, no? So tutok tayo sa kanya. Pagka ganito mga idol na 3% lang, tapos ang takbuhan pa ay 24-25, meron pa rin drafting effect yan. Malakas pa yung drafting effect yan. So take advantage of it kapag ka merong mga riders na malakas na nasa harapan mo. Huwag kayong kabod-kabod, bibitaw, no? Kung kaya nyo pa ay tiisin nyo lang. So yan. So yung mga nagsitira kanina, inabutan din natin, and meron pang riders na nandun sa may malayo. So magandang motivation ulit yan para aganahan tayo sa pag-ahon dito. Sabi ko nga sa inyo, ulitin ko, hindi tayo after na manalo dito sa karera na to, kasi malabo tayong manalo sa timbang natin na 80 kilograms. Parang nasa heavyweight division tayo ng road bike, no? Heavyweight na category, kung merong heavyweight category. Pero ang gusto lang natin mangyari ay mag-ensayo tayo para next week itatry natin na i-improve yung ating lakas, no? Itatry natin yung mga alam natin na ensayo para mapataas yung power natin dito sa Ahon na to, no? So yan, 2%, 3%, 24 pa rin yung takbuhan, 25. So ito rin yung rider kanina na sinusundan natin, no? Or na, parang hindi, iba to. Bagong rider lang to na inabutan natin. So tumutok siya dun sa may kaninang nagli-lead na rider. So sundan lang din natin siya, no? Meron pa ulit ako nakikita na rider doon sa harapan. So yung mga nalalaglag na mga riders doon sa may lead group,
Uy, si Ampot yun mga idol, yung isang BDT rider. Inabutan natin, ewan ko, tamado siguro. Bakit nag-groggy-groggy na siya sa gilid ng karsada. So, oops! Sabi niya kasi parang nasiraan siya ng preno. Yun ang banggit niya sa akin nung pagdating sa taas. Pero parang dahilan lang, dahilan to si Ampot. Siya yung mekaniko ng BG Bike Shop. And siyempre, kung mekaniko nagka ng isang bike shop, dapat maganda ang maintenance ng iyong bisikleta at hindi masisiraan ng ganun-ganun lang. Anyway, hindi ko alam kung nagdadahilan lang siya, tinamaan ba talaga siya or what. Basta tuloy lang tayo sa pagpedal natin. Huwag na nating isipin yung nangyari sa kanya. Kasi more or less kasi yung mga ganitong klase ng ahon, kanya-kanya yan. Parang kanya-kanyang effort and kanya-kanyang laban versus sa sarili, no? Kasi kung mataas na yung gradient tapos bababa na ng below 15 kilometers per hour yung takbuhan, parang wala nang masyadong effect yung drafting. Maganda lang yung drafting kapag nasa more than 20 kilometers per hour yung takbo, maganda pa yung effect ng draft. Kung mas mabagal doon pero headwind naman, so mas okay din, meron kang dinadraft na rider. So ito mga idol, merong mga fans dito sa may gilid ng karsada. Sabi ko, sub. Ayaw naman. So yan, maintain lang tayo ng speed natin. And merong mga riders na nakatutok sa atin, ha, sa pagkakataon na to. Merong mga riders na nakatutok sa likod natin. Ang sinasabi ko sa kanila, mamaya sasabihin ko sa kanila na pumalit naman. Kasi ang papayat nila, wala pa siguro yung 50 yung timbang nila. Tapos akong 80 kilos ang nagdadala dito sa may ahon. Tingnan nyo yung takbo, 20 kilometers per hour lang pero 3% lang. Ano? Pagka kondisyon ka, pag 5% tsaka lang magto 20 kilometers per hour. Siguro yung mga pro, yung 5% ay nasa 30 plus. No, pero tayo, syempre mga mere mortals ay medyo mahirap na yung 5% tapos 20 yung takbuhan. Dati nagagawa ko yon nung mataas pa yung power ko, pero ngayon dahil nga medyo napahinga tayo sa pagbibisikleta, actually hindi naman tayo napahinga pero napahinga tayo sa serious training, mahihirapan na tayong gawin yon mga idol. Syempre limited kasi yung oras natin eh, dahil nag-i-edit tayo ng video, 'di ba? Gumagawa tayo ng YouTube. Ayan, mga idol, gumilid ako. Sinabi ko dun sa mga riders na pumalit naman sila. Yun, so nag-i-edit tayo, gumagawa tayo ng YouTube videos, tapos nagso-social media tayo through Instagram and Facebook. Tapos meron pa tayong trabaho, 'di ba? Meron pa tayong trabaho na 8 to 5 plus nag-e-ensayo pa tayo. So, pagka ganun mga idol, pipiliin mo na lang ano yung babawasan mo ng oras. Yung bang babawasan mo ba ng oras yung trabaho mo? Siyempre, hindi. Babawasan mo ba ng oras yung paggawa ng YouTube videos? Pwede naman, pero right now, ang nangyari ay binawasan ko yung ensayo kasi mahirap ng isingit, di ba, na lahat ay i-maximum mo lahat. So, I have to sacrifice yung part ng ensayo para magampanan ko yung aking trabaho, magampanan ko yung pananagutan ko sa aking pamilya, and then magampanan ko rin yung pananagutan ko sa inyo as subscribers na mag-out tayo ng video at least once a week. So, minsan inaabot ng 7 days, 8 days, pero ang target ko talaga ay every 5 days ay maglabas ng bagong video, no? So, yun ang ginagawa natin ngayon. Nag-i-edit tayo kahit anong oras na. 10 o'clock na ng gabi. May ensayo pa bukas. Pero syempre, mag-i-edit tayo. Sacrifice ng konti yung ensayo. Konti lang, no? Ensayo tayo bukas. No? Tapos, pasok sa office. And then, rinse and repeat, no? So, ito na sa may part na to, siguro... out of the 8 kilometer climb ay nakaka 3 kilometers na tayo. Hindi ko na ilagay dito yung distance. Pero tingnan nyo yung heart rate ko, 183, 182. So ibig sabihin hindi sobra o hindi sagad-sagad yung pacing. Ano? Kung sagad-sagad yung pacing niya, nasa 185 yan, 186. Pero at this point ay 183 yung ating
takbuhan, and ang pagkakatanda ko sa power dito ay nasa 230 o 240 lang. So hindi sagad nung 250 natin. So ang okay naman kasi ang nangyayari dito, para bang nai-hypnotize ka na hindi ka mag-overtake kasi merong nakatrangko. So ang nangyayari ay kahit mas mababa yung pacing, nas naiinganyo ka na tumutok na lang, kasi syempre mas madali yon para sa'yo. Pero ang totoo niyan, ang dapat na ginagawa ko dyan ay umovertake at i-pacing ko nung tamang pacing para sa akin, no? Pero yun nga kasi, dahil meron tayong natututukan, parang mas madaling tumutok na lang at wag na mag-isip. Ganun mga idol. So mali yung technique na yan kung gusto mong i-improve yung oras mo, kasi ang gagawin mo dapat dyan ay ikaw yung magli-lead at idadalin mo dun sa may tama mong power, no? Kasi hindi naman karera nga yung target natin dito. Ang target natin ay mapabilis yung oras natin. So yung nangyayari ay hindi optimal para dun sa goal natin na yun, no? So mamaya panoorin nyo kung ano mangyayari. Medyo malakas yung naka-green na rider na to. At least mas malakas siya sa akin. So mamaya pag tumira siya, siya ang sunda natin, no, mga idol. So dito naka 414 meters above sea level na tayo. Parang 600 lang yata yung sa taas. So 200 meters na lang na ahon, na vertical na ahon. Pero syempre yung parsada hindi, no? Nasa malapit na tayo sa kalahati, and medyo naghihingalo-hingalo na ako dito, pero hindi naman sagad-sagad nakaka-recover, kasi yung heart rate natin hindi sumasagad eh. Medyo tumataas siya pag ganitong mga kurbada, kasi mas mataas yung gradient kapag ganitong mga siko. So ayan, no, 9% tapos 13 yung takbuhan. So 187, 188. So ang nangyayari, yung pacing nila, kasi sila yung nasa harapan, sinusundan lang natin yung pacing nila, which is not ideal, dahil alam naman natin, or for me, ang suggestion ko sa inyo, kung kayo ay umaahon na ganito, gawin yung even yung pacing, no? Kahit na tumarik pa yung ahon, maintain nyo lang yung power or yung heart rate. So ang nangyari dito, ayan, medyo nagyuyukuan kasi binanatan nila yung kurbada, no? Yung siko, binanatan nila. Hindi ideal yan kasi babagal yung pacing mo, malalaspag ka. Ayan, mga tropa natin, yung mga nasa kanan, mga nambabasaan ng tubig, ayan. So thank you mga idol, I needed that kasi medyo trick yung araw, tapos umaahon ka ng medyo mabagal, kaya hindi malakas yung hangin, so mainit talaga. So hindi lang pagod ang inaabot mo dito, kung hindi heat exhaustion din minsan, no, mga idol. So yung mga ganun na nambabasa ng tubig ay welcome yon para sa aming mga siklista, kung kami ay kumakarera. Pero kunyari nagra-ride lang kami tapos mabasa inyo ng tubig, baka hindi masyado magustuhan sa mga hindi nagbabike, no? Alam ng mga siklista yan, basta pag request na lang tsaka nyo basain. So ayan, another kurbada, and medyo tumaas ulit yung gradient, nasa 6%, pero hindi naman masyadong mataas. Yan yung may ano dyan eh, may resort sa may corner na yon, Camp Paraiso yata, hindi ko masyadong natatandaan. So tingnan nyo na lang mga idol, maganda yung pool doon, no? Punta kayo doon sa may ano, sa may resort na yon. So tinitingnan ko yung rider na to, tumira yung isang rider, yung sinabi ko kaninang naka-green, and hindi niya sinundan. So tingin ko ay tinamaan siya nung tumira siya doon sa may corner kanina. So tayo, dahil sumusunod lang tayo, ay napatira na rin tayo. Kahala ko ay itutuloy-tuloy nila yung ganung pacing, pero ang nangyari ay bumagal yung pacing, no? Bumagal yung pacing nung rider na sinusundan natin ngayon. Nakawala tuloy yung naka-green. So kung akala mo na doon lang sa harapan ng karera exciting, actually dito rin sa may likuran ng peloton exciting din, kasi meron kayong sari-sariling battle. Kasi ang mangyayari ay kung sino yung magkakalakas, sila yung magkakasabay-sabay. So in this instance, nagkasabay-sabay kami nung rider na nasa harapan, yung nag-breakaway na sa grupo namin, tapos itong naka-ipo na jersey na uniform, tapos meron pang mga nakatutok sa may likuran namin.
So, kami yung nagkasabay-sabay, parang natural selection, ano. So, exciting din kasi itatry mong i-beat yung kasimilar mo ng power, 'di ba? Or ng power to weight ratio, 'di ba? Kasi ito payat na payat yung rider na sa harapan. So, mas less yung power na kailangan niya ibigay kaysa sa akin kasi mas mabigat ako sa kanya. Estimate ko sa rider na to, matangkad siya pero hindi ganung katabaan, nasa 60 kilograms, no? So 8 mga 20 kilograms ang lamang ko sa kanya. So ayan, nakita ko na medyo bumabagal siya. Ang ginawa ko ay nag-accelerate ako, no? Nag-accelerate ako, nag-recover lang ako ng konti at nag-accelerate ako para puntahan or sundan yung rider na nasa harapan, ano? Medyo nawala na yung pacing strategy na sinasabi ko kanina, mga idol, kasi at the heat of the moment ay nag-decide ako na mag-jump doon sa may rider na nasa harapan. Para ang goal ko naman doon is para mag yung rider na yon ang mag-pace sa akin dito sa may ahon kasi mas malakas siya kaysa doon sa mga riders na iniwan natin. So habol lang tayo, tingnan natin kung didikitin natin yung rider na to, yung naka-green. So maraming riders ang nasa harapan natin, hindi lang yung naka-green, meron pang dalawang nakaputi. Try nating habulin, tingnan natin kung aabot tayo. Taas na nung heart rate natin dito, 191 na. Pero alam ko kasi, mga idol, sa part na yan, after a few hundred meters ay merong recovery. Medyo patag, mas mababa yung gradient. Kaya sinugal ko na yung pag-jump ng ganito. And ang alam ko, syempre, kapag ako'y nahihirapan, nahihirapan din yung rider na nasa harapan ko. So, tiisa na lang, mga idol. So, doon talaga mauuwi yung mga karera. So, inabutan natin yung rider na to na nakabukas ang jersey, no? Inabutan natin. Tapos, inabutan na din natin si... Sino pa ba? Oh, inabutan yata natin yung kanina. Ah, hindi. Iba pa tong si, ano, si Justin yata ito. Yung inabutan natin, naka UCC na jersey, no? Tapos yung rider na nasa harapan na harapan na yon, yun yung kanina na naka green, no? Eto si Biker Gold, mga idol, inabutan natin pero hindi sila kasali, nanood lang sila, nagpatio na sila. Yan, may sinasabi mga idol na una daw si Tepok, si Tutok, tapos meron mga riders na kasama. So yan, medyo mababaw yung gradient na to. Ang gagawin natin, we'll take this opportunity para dumikit na dun sa may rider na gusto natin na maka-pacing, no? Matutukan para siya na yung virtually magpe-pace sa atin. Oops, mayroong kotse na paparating. Nagulat ako doon kasi wala halos dumadaan sa karsada na to ng mga four wheels, no? Kasi kadalasan mayroon ditong landslide o kaya naman ay mas mahirap ditong mag-drive kasi napakaraming zigzag kumpara dun sa may isang karsada na papunta din ng baler na kukunti lang yung zigzag pero matatarik yung ahon. Pero okay lang pagka naka-kotse doon or naka-four wheels kasi hindi mo naman iindahin ng mga four wheels yung mga ahon eh. Pero kung siklista ka, iindahin mo talaga kasi meron pang mga 15-20% doon sa may kabilang karsada na yon, yung Baya Pantabangan papunta ng baler. Pero dito, pinakamataas na gradient na dito, nakita nyo kanina 9% dahil lang yun sa kurbada. Oops, madulas yung part na yon. Pag gaganyan, mga idol, pag may putik yung gilid ng karsada, dapat iwasan nyo kasi ang nangyari nung nadaanan niya at pumedal siya, umislide yung likod niya na gulong, no? So tayo, sinundan natin siya, umislide din yung gulong natin. So 522 meters na ang naaho natin. Siguro baka more than 600 meters, no? More than 600 meters. At this point, tingin ko ang karera ay nasa 2.5 o 3 kilometers na lang, no? Pero ang sa takbo natin na 19 kilometers, 20 kilometers per hour, medyo matagal na pedalan pa 'yon, no? Hindi pa ganun kabilis 'yon, mga idol. So 186, so ibig sabihin nakapag-recover na tayo doon sa tira natin kanina. Yung kanina kasi ay umabot tayo ng 192 o 193 beats per minute, ngayon ay 186. So nandun tayo sa sustainable pace natin na 186.
Mind you mga idol, pagkaahon, iba yung sustainable na heart rate mo versus sa patag. Usually, mas mahirap mag-maintain ng mataas na heart rate sa patag kasi kulang sa resistance or parang mahirap, masarap mag-pre-wheel. Yun, pagka-patag, masarap mag-pre-wheel. So, bababa rin yung intensity. So, kung gusto mo talaga na masulit ang iyong mga ensayo at mapilitan ka na mag-ensayo talaga ng magandang intensity ay humanap ka ng ahon, no? Tapos doon ka mag-intervals, di ba? Huwag yung sobrang tarik. Yung kamukha lang nito, mga 6% or 7%, yan, that's enough para kada pedal mo ay mabigat pumedal para ma-exercise mo o makuha mo yung tamang intensity na gusto mo. So yan mga idol, meron siyang hinahabol kaya nag 191 yung aking heart rate. Meron siyang hinahabol na isang rider, gusto niyang dikitin. So yan yung sinasabi ko sa inyo na motivation, ano, carrot in front of the donkey, na pagka nakita ka ng rider sa harapan mo, ang sarap habulin, ano, ang sarap habulin kahit na mas mahirap. So ganun ang ginagawa ko dito sa mga aho na to. Naghahanap tayo ng mga riders katulad nitong naka-green. Tapos ahabulin natin at tututukan kasi alam natin na mas malakas siya sa atin sa may ahon. So ayan, inabutan namin itong isang rider pero tumira ulit siya. So parang hindi ideal yung kanyang pacing. Siguro iniisip niya na pag tumira siyang ganun ay madi-discourage yung mga riders na nasa likuran niya. Pero ako personally ay hindi ako masyadong affected sa mga ganun kasi alam ko naman yung kapasidad ko, diba? Ang ahon ko dito nasa 250 watts, 260. So sagad na ako nung pagkakataon na yan. Ang ginagawa ko na lang, shortcut ako dito, diba? Yung mga corners, kinakat short ko para kahit papano ay makagain ng konting advantage. Pero sila din kasi ginagawa din yun. So bali wala, no? Canceled din yung aking technique na ginagawa. So, meron kaming inabutan na dalawang rider. Akala ko ay mga kalaban. Nung pala mga tropa, no? Mga kaedaran ko din, si Oka at saka si Honda. Mga nakasabay natin yan dun sa may 20-20 natin sa Bacau. So, balik tayo dito. Medyo umaambon dito sa tuktok ng bundok. Medyo malamig, kaya mas masarap pumedal. Pero tingnan nyo yung nangyari. Naka-breakaway ulit yung isang rider na inabutan nung naka-green. At yung naka-green ay naka-breakaway sa akin. Kaya ang heart rate ko ngayon ay 187. Itinatry ko na idikit sa kanya. Imagine kung kayo ay nag-iisa lang tapos ay umaahon dito. Ang hirap magkaroon ng motivation na ganito, na parang may hinahabol ka sa harapan, diba? So ang ginagawa ko dyan, pagka meron akong ahon, ay inoorasan ko tapos hinahabol ko yung oras, yung previous na oras ko. For example, in this climb, ang previous na oras ko ay 21 minutes something. Yun ang hinahabol ko dito mga idol, ma-achieve ko yung 21 minutes na yon. Although medyo mahirap kasi na-achieve ko yon nung ako ay 72 kilograms lang, 8 kilograms lighter than today, no? So kung ano man ang isipin ko, pero parang kahit na anong imagine ang gawin ko ay parang hindi ko ma-achieve yung dati kong oras na 21 or 22 minutes, no? So basta let's do our best. Tingnan natin kung ano magiging oras natin dito. That will be our baseline para itatry natin na i-improve next time around kapag sumali ulit tayo sa karera na to. Every Sunday yung karera na to and 4 legs siya. So next Sunday after this race, next Sunday ulit ay meron ulit, no? So ang gagawin natin doon ay mag-ensayo tayo all throughout the week and then mag-prepare tayo, magkakaroon tayo ng better preparation than we had this day, no? So ayan, inabutan natin yung dalawang rider ulit kanina. Medyo i-jinump ko ng konti kaya ayan yung heart rate natin, 189. Ibig sabihin, nag-over ako doon sa may aking sustainable power, sa sustainable effort, no? Nag-over ako doon sa sustainable effort. Kaya tumaas ng 189-190 yung ating heart rate. So ang sustainable ay nasa 185, no? So inabutan natin din yung isang Marty B rider. Ang mangyayari dyan ay kakapit siya sa likod natin. Yung ibang mga riders na kasabayan natin kanina ay nangawala na mga idol, na iwanan na.
kasi hindi sila medyo hindi pa sila ganun kabihasa sa pacing sa mga long climbs. Kapag ka short climbs, ayan, pwede mong tirahin. Pero pag ganito na mga long climbs na abutin ng more than 20 minutes, medyo mas mainam yung pacing na steady, no? Very hard but steady kesa yung hard tapos recover, hard, recover. Mas mabagal yung magiging oras mo doon. So yan, sa point na to mga idol, siguro mga 500 to 1 kilometer na lang, no? Mga 500 meters to 1 kilometer na lang yung finish line. And hindi ko na sila hinabol kasi talagang laspag na rin ako dito. Nag-maintain na lang ako ng power. And tingnan nyo yung aking heart rate, 185. So yan yung sustainable power ko talaga. And tingnan natin kung ano ang magiging oras natin. Malapit na tayo dito mga idol. Umuulan na eh, pagkatuktok talaga ng bundok, diba? Umuulan. Madalas yan dito sa may karsada na to, kaya marami ding landslide. Kasi yung paligid na to mga idol ay rainforest pa din, no? Although hindi na virgin kasi merong mga nakatira na mga tao dito sa paligid na to. Pero more or less ay napakarami pa rin puno. So rainforest pa rin siya, hindi lang virgin, no? Nag-gets nyo ba yun? Anyway, malapit na tayo dun sa karera. Ba't napunta tayo dun sa may virgin na yan? Ayan, bumababa na yung ibang mga competitors natin. Naon na sila. Pagtawid nila ng finish line ay nag-U-turn na sila. And bumaba na. Nakakadismaya, no? Pero ganun talaga mga idol. Kailangan ay yung sarili mo lang ang kalabanin mo pagka alam mo na talagang hindi ka obra. Kasi sabi ko nga sa inyo, 80 kilos versus 50 kilos, napakalaking gap nun sa timbang, ano? Napaka-importante pa naman ang timbang sa mga ahon. Kaya hindi talaga tayo aabot doon. Kahit na mas siguro 350 watts ang i-generate natin na power, hindi pa rin tayo didikit dun sa mga payato talaga. So ang gawin na lang natin ay mag-diet tayo, no? Mag-diet tayo para kahit papano ay pumunta tayo dun sa may race weight, no? Tapos pagka malapit na tayo sa race weight, pataasin natin yung power, or pwede rin pagsabay natin yung pagda-diet at saka yung pagpapataas ng power. Pwede yon, kaya yon mga idol. Meron lang certain level ng dieting na kailangan mangyari, dapat hindi mag-over. So nag-abot ulit yung dalawang rider sa harapan. Wala, meron pang isang rider na nasa likod natin. Yun yung nadaanan natin kanina doon sa may last 1.5 kilometers siguro, no? Doon natin nadaanan and kumapit siya doon sa likod natin. Anyway, eto na, malapit na tayo sa may finish mga idol. Konting padyak na lang and malalaman na natin yung oras natin dito sa may ahon na to, para makuha na natin yung baseline natin para next week i-improve natin yon. Samahan nyo ako sa pag-ensayo, samahan nyo ako next week sa pagkarera dito. Sasabihin ko rin sa inyo yung mga techniques para lumakas sa may ahon, kasi meron tayong mga ginawa dun sa may second race para ma-improve natin yung oras natin dito sa may ahon. So syempre i-reveal natin yon next episode na, no? Kasi yun yung pinaka-content natin sa next episode. Pero for this episode, ang goal natin ay kuhanin natin yung baseline ng ating ahon and then try to improve on that. So eto na yung finish line mga idol. Nasaan ba? Nasaan? Ayun yung finish line. And ngayon naman ay tingnan natin yung pinaka-naging oras natin sa ahon na to after this commercial break. Mga idol, commercial break muna. Habang ini-edit ko yung video na to, naisip ko bakit hindi ko sa inyo ipakita kung ano yung laman ng box na to. Diba? Kasi nung una kong nakita itong Francia 1, naka-box siya ng ganito, ano? Ito yung bagong flavor nga pala natin ng Francia 1, yung Merlot. So, naka-box siya ng ganito. And curious ako kung ano yung laman nito. Para ba siya yung mga juice na merong butas, tapos talaga mo ng straw, tapos iinumin mo na, di ba? Kasi napakalaking tetra pack na to, kung titingnan nyo, di ba? So mga idol, hindi ganun yun. Iba yung technology nito. Yung tetra pack kasi, di ba, sa loob ng kahon, nandun na yung juice. Pero ito, sa loob ng kahon na to, ay meron pa siyang parang supot to keep the wine fresh, no? So paano ba siya binubuksan? So yan yung ipapakita ko sa inyo mga idol. So, iba kasi ay curious pa paano ito binubuksan, diba? So, ito yung party size, no? Pangmaramihan to, 20 glasses ang pwede dito. Talaga pag naubos nyo to ng mga barkada nyo, lasing-lasing kayo dito.
na-testing ko na yun. So anyway, paano ba ito buksan? Ito yan mga idol, simple lang. Hanapin nyo yung gilid na mayroong parang butas. Ayan, may parang may perforation. No? Yan nyo, dyan nyo bubuksan mga idol. So, kailangan na ng force. Yan. So, didiin nyo lang siya dito. Yan, diniin ko na mga idol. Tapos, bukas. Bukas nyo hanggang dito. Hindi nangingiwi ang mukha. Mahirap siyang buksan. Hindi naman sobrang hirap. Sakto lang. Hinala siguro ako. So, ayan. Bubukas nyo siya na ganyan. Tapos, ayan yung sa loob niya, oh. Meron siyang plastic sa loob. No? Tapos, ilalabas nyo yung... Eto. Eto yung ilalabas nyo, mga idol. Parang gripo. Eto, pag binukas nyo, huwag nyo pupunitin ng todo-todo. Mga idol, hanggang ganyan lang. Tapos, ilalabas nyo itong pinaka... gripo niya. Ipit nyo dito. Yan. Tapos, tanggalin nyo yung bilog na to. Dito yan, no? Tinanggal nyo. And then, ibabalik nyo to dito. And, wala! Pwede na kayong uminom ng wine. Bubukas nila parang gripo. Magic, mga idol. Diba? So, napaka-simple lang. So, pagka bumili kayo ng Francia wine, baka hindi nyo pa alam kung paano gagawin pagka bumili kayo ng malaking box na ganito. Ilalabas nyo lang na ganyan. Tapos yun na, party-party na mga idol. So hindi nyo na kailangan itong i-chill, room temperature ito iniinom, diretso na sa baso ninyo, sa wine glass ninyo, or pwede kahit sa baso lang. Ako sa baso lang, sa totoo lang. Tapos party-party na. So balik tayo sa video mga idol. So yun, konting tutorial lang para sa mga hindi pa nakakabili na itong Francia wine na ito. So yun mga idol, punta na tayo sa may Strava para makita natin yung oras natin doon sa may Ahon. Punta tayo doon sa may actual na ride natin na yun, doon sa may hari ng Villa Leg 1. So ito, bunubuksan na natin, medyo loading pa, mabagal ang ating internet, no? Sino ba magdo-donate dyan para tumuli naman ang ating internet? Joke-joke lang mga idol. Maka magalit kayo sa akin ito. Hari ng Villa Leg 1, punta tayo doon. July 10, no? July 10 nangyari. Ayan, may mga picture pa tayong in-upload. Pero huwag natin ipakita masyado. Ayan, no? Parang nag-i-slow. Edited lang yan mga idol. So, punta tayo dun sa may ride data. So, 122 kilometers. Almost 4 hours. Kulang na lang ng 1 minute and 1 second, ano? Para maging 4 hours yung ride. And 864 meters ang inabot. So, hindi naman tayo masyadong mag-deadwell dito sa may metrics niya. Punta tayo doon sa may part ng Ahon. Yung sinasabi ko para makita natin yung oras natin doon sa may Ahon na yan. So, eto yan. Nagsimula tayo dito sa Kabanatuan. Tapos dito banda yung start. Umahon tayo dito. No? So, dito. Yung oras dito sa may part na to yung ating titingnan. So, yan. Merong segment yan mga idol. 8 kilometers ang haba. So yan. So kung titingnan natin ang oras natin ay makikita ba? Yan. 25 minutes and 5 seconds mga idol. 25 minutes and 5 seconds. 8 kilometers ang haba. 4.1% ang average gradient. At inabot tayo ng 25 minutes and 5 seconds. So yan yung itatry natin na i-improve next time na umahon tayo dito sa may Villa mga idol, sa leg 2 ng karera, no? Gagawin natin yung ating mga ensayo para ma-optimize natin yung ating katawan para pag umahon tayo ay maibibigay natin yung ating maximum. So next week, next upload natin ay ituturo ko sa inyo kung ano yung mga dapat nyong gawin para mag-improve kayo sa Ahon. Ano? Kahit na 1 week lang yan mga idol, mag-i-improve kayo. Promise. Oh, effective ba yan? Effective po. Pagka kanyari po, kumalas kayo. Oh. Kasi... Ay, patang na pangkalas ka lang. Uminom po kayo. Ayan. Pinatesting din namin. Baga, mag-aarga. Ayan, yung okay, badas. Okay. Kailangan po. Effective nga po. Effective naman. Kunyari, tinatama po. So yun mga idol, pasensya na kayo, wala akong kuha nung actual na race noong mga amateur dahil andun nga tayo sa may likod, nagsasuffer, di ba? Pero ang kumuha ay si Joshua Gatmaitan ng GLC UCC, no, para sa amateur category. Para sa youth category naman ay si Justin Nabaluna ng GLC UCC din mga idol.
Napakalalakas ng mga bata and wala akong doubt ng mga idol na in the future ay magiging pro yung mga riders na to. So kung umabot kayo dun sa part na to ng video ay maraming salamat mga idol dahil ibig sabihin ay tinunod nyo yung buong video. Ngayon kung nagustuhan nyo yung video mga idol, please consider subscribing and paki-on na rin yung notification button para pag nag-upload ako ng video ay updated agad kayo. Please comment, like and share na rin para mas dumami pa tayong mga biker dudes. Hanggang sa muli, peace!